Magandang gabi po sa lahat. Nais ko pong maging tulay at daan ng papapala sa araw na ito sa lahat ng nakikinig. Gusto ko pong maging witness sa ginawa ng Panginoon sa buhay ko at gagawin ng Panginoon sa mga buhay ng bawat isa. Witness o tinatawag na testigo. Ang testigo ay nagpapaliwanag at nagpapahayag kung ano ang nangyari at katotohanan. Kaya sa gabing ito, patotohanan ko sa inyo na may Diyos isang buhay, isang Diyos ng pagmahal, isang Diyos na mapagpatawad, at isang Diyos na bumabago at tumutupad ng mga pangarap ng mga tao. Nais ko pong simulan ang aking pagiging testigo sa isang versikulo. Ito po ay paborito ko kasi ito po yung turning point ng aking buhay. Romans chapter 8 verse 6. To be controlled by human nature results in death, and to be controlled by the Holy Spirit results in life everlasting. Kung ang nagko-control daw sa buhay natin ay ang ating sariling kalikasan o naturalesa, ang resulta nito ay kapahamakan. Pero kung ang Holy Spirit ang nagko-control sa buhay natin, ang resulta po nito ay kapayapaan at kagalakan at buhay na kasiya. Ako po ay namasukan sa isang napakalaki at napakagandang establisimento sa Green Hills, San Juan, Metro Manila bilang isang gym consultant at at the same time physiotherapist. At ako po ay nakapagtrabaho. Ako ay mapalad sapagkat ako ay pinatraining ng gusto at pinag-aral upang matuto sa iba't ibang gawain sa loob po ng salon. Sapagkat ang aking napasukan ay computerized figure salon. First computerized figure salon in town during the 80s and 90s. At ito po ay nasa Green Hills. Alam niyo naman po natin, kapag sa Green Hills ang pinag-uusapan, nandyan lahat po ang mga sikat, mga artista, mga producer, mga kilalang mga tao, at kilalang mga tao sa lipunan. At sabi ko sa isip ko, dito na siguro matutupad ang mga pangarap ko. Dito na siguro magkakaroon ng liwanag ang buhay ko. Sapagkat ang mga buhay ko, mga nakaraan, galing po ako ng probinsya, madilim sapagkat puno ito ng kaguluhan, pisyo at barkada. At doon po ako napadpad. Kaya masasabi ko po na dito na matutupad ang mga pangarap. Bakit? Sapagkat ang pangarap ko po nung araw ay magkaroon ng magandang hanap buhay, natupad. Magkaroon ng maraming pera, natupad. Magkaroon ng magandang trabaho, natupad. Magandang mga pananamit, mga ari-arian, sasakyan at bahay. At sabi ko sa isip ko, dito na siguro matutupad yung pinapangarap ko. Alam niyo po, sa pangarap lang tayo bumabawi. At hayaan natin yung mga pangarap natin at ang Panginoon ang tutupad po nito. At habang patuloy po ang aking buhay at pagtatrabaho, doon po natuto ako na mag-level up ang aking bisyo. Barkada, kaya natutong uminom, mag-nightlife, at higit sa lahat, mag-drugs. Controlled by human nature. Siguro sa tingin ng makamundong mga tao, ang sarap siguro ng buhay. Bakit? Kompleto eh. May babae, lahat-lahat. Isang araw, hindi ko po inaasahan. Siguro sabi ng Panginoon, tingnan ko nga ang buhay ng aking anak na ito. Kung ako ba ay kanyang pinupuri, sinasamba at dinadakila. Sapagkat ang ating mga pangalan ay nakaukit sa kanyang palad. Kaya nung makita ng Panginoon, ang aking pamumuhay ay disgusted siguro. Kaya napapailing na lang. Binigyan ko ng magandang anak buhay, magandang kalusugan, at lahat ay nakamtan ng aking anak na ito. Pero
tila yata nakakalimot na ang aking anak na ito. Kaya naniniwala ako na gaya po natin lahat na ang pangalan mo, kapatid, ang pangalan mo, sister, brother, sang araw, ito na yung araw, ito na yung gabi, na tinitingnan na ng Panginoon at nakita niya ang pangalan mo sa kanyang palad. Kaya kakausapin ka rin niya. Sa pamamagitan po ng aking pagpapatutuo na may isang Diyos na buhay, isang Diyos na nagmamahal, isang Diyos na tumutupad sa ating mga pangarap. Kaya taong 1986 noon, pauwi po ako sa aking tahanan. At sa aking pag-uwi, galing po ako sa inuma ng barkada, galing sa trabaho. Alam niyo po kasi sa trabaho namin, pagkatapos po ng aming pagtuturo, lalong-lalo na TGIF. Ngayon, tabag sa TGIF. Thanks God, it's Friday. At nagyayaan, alam niyo naman, doon kasi ay nagiging kaibigan na namin yung mga kliyente at may nagmamagandang loob at nag-aanyaya rin po sa amin na sumama sa kanila para magliwaliw. Yan, kaya nga, one for the road. At sa aking pag-uwi, ating gabi na po iyon, Friday. At di ko po akalain, sa biglang pangyayari, nagkaroon po ng tinatawag na inspection. At tawag po doon ay bagansya. At nagkapkapan, nag-inspect sa lahat ng dumadaan. At yung mga na-inspect nila itinatabi, yung iba pinalulusot. Kaya nung ako po ay kinapkapan, nakalimutan ko at nakaligtaan ko na ako pala ay may dala na mga ipinagbabawal na gamot. At ako po ay kinapkapan at nahulihan. Alam niyo po, mga gabing iyon, umikot ang aking mundo. Sapagkat dinala kami sa isang malayong-malayong lugar. Marami kami. Siguro mga anim kami. Isa-isa kaming dinadala sa kanilang mga tahanan. Pero ako ang panghuli at dinala ako sa isang kulungan. At kinakausap po nila ako. At yung mga pulis na nanghuli sa amin, walang mga name cloth. Kaya naghalo ang aking kaba, takot, pangamba, at para akong nabuhos, parang pinagtakluban ako ng mundo. Paano na kaya ang buhay ko ngayon, sabi ko. At the same time, nag-aalala ako dahil yung kinakasama ko po sa bahay na tinitirahan ko ay hindi po niya alam. Doon niyo po nakakahiya, no? Bakit lumang buhay yun eh? Old life, may kinakasama po ako. To cut the long story short, mo nung nandun po ako sa kulungan, hindi naman po masyadong matagal. Pero siguro sinasabi ng Panginoon sa akin noong panahon na yun, kita mo Lito, walang magagawa ang lahat ng pera mo. Walang magagawa ang lahat ng ginagawa mo kung ikaw ay hiwalay sa akin. Sapagkat nais akong sabihan ng Panginoon ng mga panahon na yun, mahal na mahal niya ako. At ayaw niya akong mapahamak. Kaya pinahintulutan niya na mangyari po sa akin yun para malaman ko na ako pala ay mahal na mahal ng Panginoon. Sapagkat kung nagpatuloy ako, baka wala na ako ngayon sa harapan ninyo. Alam niyo po, malayo ito sa pangarap ko. Hindi ito kasama sa pangarap ko na isang araw ako po ay maglalahad ng aking mga karanasan, mga nakaraan, at kung paano ang nangyari sa buhay ko. Kaya ako po ay nakalabas sapagkat may involved po na pera. Ito po yung masamang nangyari. Noong pagpasok ko po ay nabalitaan ng aking mga amo, may-ari, ang nangyari sa akin. Kaya sila po ay na-frustrate, nabigla, nabigo. Bakit? Sapagkat sila po ang tumulong sa akin. Sila ang nagpa-aral sa akin para umangat ang buhay. Hindi niyo po kasi alam ay ako po ay itinuring na pamilya nila. Humiwalay lang po ako sa kanila sa kagustuhan ko pong maging independent. Pero tumira po ako sa kanila at ako po ay pinamahalaan ng napakalaking responsibilidad na hindi ko po nagawa. Kaya dinimote po ako. Si meron po silang tinatawag na group of companies. Kaya nilipat po ako sa personnel department na kung ngayon ay HR. At naging trabaho ko po doon ay liaison officer. Yung layas ng layas sa opisina. At habang tumatagal po ako doon, ako po ay naging matapat naman at nagbago sa aking pagtatrabaho. Bakit? May naging inspirasyon po ako. Sino yung aking naging personnel manager? At syempre, pag ang binata ay nakakita ng maganda, controlled by human nature, niligawan ko po. Not knowing na meron siyang asawa. Kakahiya, no? Controlled by human nature. Ito yung nakaraan ko eh. Hindi ko pa po kasi alam. Hindi po ako nabubuhay sa spirito.
ang nagpapatakbo sa buhay ko ay yung aking human nature. At ano ba yung sinasabi sa human nature? Lust, drunkardness, pagkakabahabahagi, witchcraft. Ito yung mga gawain ng human nature. Kaya linigawan ko po. Tagumpay naman sapagkat sinabi niya sa akin na kapag sinagot niya, kapag sasama ako sa kanya sa isang date ay sasagutin niya ako. So kinol ko po yun. Sumama po ako sa kanya sa isang date. At nung kami po ay paalis, di ko makakalimutan yun. January of 1988. Munta po kami ng Quezon Avenue. At doon, paglapit po namin, maraming mga tao. Sabi ko, ano kaya mapapanoorin namin? Pero dumating po, nung nandun na ako, ang dami pong mga nakaputi. At may isinasabit na ID. At sinasabi sa welcome. At masasaya silang lahat. At nakapasok po ako sa harap. At habang naghihintay po ng panimula, sabi ko, akala ko, ano kaya panonoorin namin? At biglang may lumabas. At sabi, magandang gabi po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, kami po ay magtuturo ng mga awitin. Nahanap ko yung kasama ko. Hindi ko na siya makita. Kasi napakaraming mga tao. At nagsimula yung isang taong yun. Na magturo ng sayaw, akala ko, disco. Sabi ko, okay ito ah. Ayun mga panahon na yun, meron pa naman akong amats. Sabi ko yung high na high ka, gano'n, di ba? Okay ito, sayawan. Ayun pala eh, yung tinatawag na, meron yung tinatawag, parang ginagawa ng born against to. Sabi ko yung buhay, 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 kailan pa man. Di ba mga gano'n, tapos yung wak, 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 meron pa doon yung nakakaasar na ano, yung thumbs up, thumbs in, gano'n, tapos yung elbows up. May mga ganun mga sayo. Nakakaya. Sabi ko, hindi ko kaya ito. Sumasayo lang ako sa patay sindi. Lalong-lalo na kapag may tama. So to cut the long story short, natapos ko po yung seminar. Alam niyo po, seminar, tatlong araw, tatlong gabi. At wala po akong naintindihan sa seminar na yun. Bakit? Eh, tinulugan ko po yung seminar na yun. Alam niyo po, ganyan lang naman talaga, di ba? Pag pinagbibigyan mo, gaya nyo, pinagbigyan mo lang ang mga tumatawag sa'yo, naghihintay sa'yo eh, yung mga nag-iimbita sa'yo eh. Kaya naiintindihan ko, kung ako po ay nagsasalita, tinutulugan nyo. Ganyan po talaga ang buhay, ganti-ganti lang. Di ba? So, natapos ko po ang seminar. At binigyan ako ng Bible, kinaumagahan po, ang sarap ng pakiramdam. Pagpasok ko po sa opisina, hawak ko po yung Bible, dumaan ako sa gym. Kasi doon po yung passage through eh. At tinitingnan ako ng mga kasama ko, mga dating barkada ko. Sabi, ano nangyari kay Soriano? Pati Bible, pinagtitripan. Bible na, sabi sa amin. So, akit ako sa taas kasi taas po ang opisina namin. At wala pang masyadong mga tao. At tinignan ko po yung table ko. Yung table kong ganyan. May sulat na naiwan. At binuksan ko, sulat pala yun yung personal manager namin na liniligawan ko. At ang sabi niya sa akin, dearest brother Lito, brother na, dati pagka nag-ano, love. Today, I have submitted my irrevocable resignation. I have done my part. And if you will encounter such problem or trials in your life, you know where to go. Bye. And after that, wala na po akong nabalitaan tungkol sa kanya. So nagpatuloy po ang aking buhay. Siguro iniisip niya, nagbagong buhay ako. Siguro nabago ang buhay ko. Pero hindi niya alam. Tuloy-tuloy pa rin yung aking mga shenanigans. Pero ang Diyos hindi tumitigil sa pagpapakita ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Naghahabol. Hinahabol niya tayo. Kaya hinahabol niya siguro ako ng mga panahon na yun. Pero hindi natutulog ang Diyos. Kaya isang gabi sa aking buhay muli, sa patuloy sa aking mga ginagawa. Noon ay lumipat na po ako ng tirahan. Tumingin kami uli ng bahay. Ng aking kalaguyo, ika nga. Kaya, ang hirap, di ba? Controlled by human nature. Kaya, doon po, mas dumami ang aking mga bisyo. Mas dumami aking mga barkada. Marami akong pera, magandang trabaho, pero wasak ang buhay ko. Wasak ang mga pangarap ko. At maraming mga taong nadadamay dahil sa bisyo. So, nagpatuloy ako sa ganung pamumuhay at maraming mga babae. Isang araw, sa aking tinutulugan, nakaroon po kami ng party o inuman. At doon po, marami kaming mga ininom, mga drugs. At sa aking pagtulog po,
Ako po ay nagising sa gitna ng gabi. Bakit? Sapagkat ako po ay hinahatak ng isang babae na maitim at dinadala niya ako sa isang madilim na lugar. At doon po natakot ako at sumigaw ng malakas na malakas. At nagkaroon muli ako ng takot. Siguro kung ako po ay natuluyan na dinala sa kadiliman ng mga panahon na yon, baka ako po ay nasa andox o nasa baliwag. Sinusunog ang aking kaluluwa at spirito. Pero hindi pumayag at pahintulot ng Panginoon na mangyari sa akin yun. Kaya lumabas ako sa kwarto ko. At habang ako po ay kumuha ng beer at nagbukas, ako po ay umiiyak. Humihikbi at humahagulgul. At biglang may tumulak sa akin, napuntahan ko yung TV. 12:30 midnight, di ko makakalimutan yun. Pagbukas ko po ng TV, biglang merong nag-flash na ganun. Isang cross. At biglang nagsalita. Shock ako, nagulat ako. Dahil hindi ko akalain na ang Diyos pala'y totoong nagsasalita. Kasi nung araw, akala ko, estatwa lang. Hindi ako naniniwala na ang Diyos ay nangungusap at nagsasalita. Pero sa mga panahon na yun, narinig ko ang kanyang tinig. Habang nagfa-flash na ganoon, at ako po ay umahagulgul sa aking iyak na marinig ko. At hindi ko makakalimutan yung sinabi niya sa akin. Matthew 11:28, "Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, and I will give you rest." My dear brothers and sisters, noong mga panahon na yun, ako ay lalong humagulgul at para akong may naramdaman na malamig na malamig na tubig na bumuhos sa akin at nangusap muli sa akin sa pamamagitan ng Tagalog. "Halika," tinuro ako. "Ikaw na napapagal at nabibigatan sa iyong pasanin. Lumapit ka sa akin at ikaw ay aking pagpapahingahin." Lalo po akong naiyak. Lalo akong magulgul. At tinawag ko ang pangalan ng Panginoon. "Jesus, yakapin mo ako. Patawarin mo ako. Napapagod na ako. Hirap na ako. Gusto ko nang isuko ang buhay ko sa iyo." And truly, my dear brothers and sisters, at that very moment, I have experienced silence. I have experienced peace. I have experienced joy in my heart. At mula noon, itinapong ko yung beer na hawak-hawak ko. At habang tinititigan ko po ang TV, unti-unti pong nagbabago yung camera. At yun pala ay si Brother Bingbong ang ginamit ng Panginoon na tinig o boses na nagsasabi doon sa binigkas ko sa inyo. Sabi ko, si Bingbong ito, 3 beses na mas masama sa akin to. Pero pinatawad, binago ng Panginoon ang kanyang buhay, ako pa kaya? Yeah, brothers and sisters, sobrang kagalakan, kasiyahan at pagpapala ang aking naramdaman. Kinabukasan, seminar ulit yun. Pumunta po ako, tinawag ko yung kapatid ko, nag-seminar kami, ng Life in the Spirit Seminar. At doon, bawat salita, kinakausap ako ng Panginoon. Every panayam, tumatama sa akin. At during the baptism in the Holy Spirit, doon po ako tinamaan. At pag pray over po sa akin, pumasok ang Holy Spirit at humagulgul ako. At sabi ko, "Panginoon, mula ngayon, susuko ko ang buhay ko sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan." At alam po ninyo, matapos yun, humingi ako ng tawad sa lahat ng mga taong nasaktan ko. Una, ang nanay at tatay ko, mga kapatid ko, kasi dati nag-aaway kami mga magkakapatid, mga kuya ko. Lalong-lalo na yung mga nakaaway ko, yung mga naloko kong mga babae, humingi ako ng tawad sa kanila. At sinimulan ko po ang aking panibagong buhay ng Espiritu. Totoo pala yun, na kapag nabubuhay ka sa banal na Espiritu, may ibubunga. Naramdaman ko ang pagmamahal, naramdaman ko ang pagpapatawad, naramdaman ko ang pagpapalaya, naramdaman ko ang kagalakan, naramdaman ko po ang pagpapakumbaba, at doon nagsimula ang aking bagong buhay. Kaya totoo na buhay ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos. Kaya po, sinimulan ko po na maglingkod. Isang araw, nung ako po ay naging moderator na, na-assign po ako sa Soldiers Hills. Hindi po nakarating yung isang speaker. Siya po ay napunta sa isang Soldiers Hills sa Cavite. Pero ang seminar namin ay Soldiers Hills dito po sa Bikutan. Kaya nung hindi dumating, ako po ay nag-life testimony na katulad po nito. At habang ako po ay nag-life testimony, merong isang babae na lumapit sa akin
hindi niyo po alam, yun pala yung nagiging personal manager namin na boss ko. At yung kanyang asawa ay nag-a-attend, naging addict din. Lumapit siya sa akin, umiyak at sabi niya, hindi ko akalain na yan ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Yeah, doon po nakita ko for the past 9 years, doon kami nagkita. My dear brothers and sisters, tapat ang Diyos, totoo ang Diyos sa kanyang mga pangako, na kapag tayo ay lumapit sa kanya, kung ikaw ay napapagal, ikaw ay nabibigatan sa iyong mga pasanin, lumapit ka sa kanya. Nakahanda ang Panginoon, samahan ka at bibigyan ka ng kapahingahan. Bakit? Nangyari po sa akin yun. At mula noon hanggang ngayon, di pa naman po ako banal, di man po ako santo, pero nararanasan ko na po ang mga pangako ng Panginoon na kagalakan, kapayapaan, at kasiglahan. At naituwid unti-unti ang aking pamumuhay. At doon ko na po natagpuan ang aking asawa at naging pamilya. Alam po ninyo, doon sa aking trabaho, nag-resign po ako. Bakit? Sapagkat meron po ako naging kliyente na pare. Inanyayahan niya ako na kung gusto ko daw ay pumasok sa pagpapare. Sinubukan ko naman pumasok. Sumama po sa kanya, tumagal naman po. Kaya po, siya po ang naging spiritual director ko. At samangpalad po, di po ako nagpare. Kasi gusto ng Panginoon, ako po ay maging testigo niya sa pamamaraan ng katulad po nito. Ngayon po, patuloy po ako na sumusunod sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng panibagong buhay na ipinagkaloob niya sa akin, at tama ang sinasabi niya, pag ang nagkokontrol sa buhay mo ay banal na espiritu, kapayapaan, kagalakan ang matatamo mo sa iyong buhay. Noong araw, ako po ay nagtutulak na ipinagbabawal na gamot. Nagtutulak pa rin naman ako, pero ang pinagkaibahan kung noong araw ay droga, ngayon ang itinutulak ko ay salita ng Diyos, na may Diyos na buhay, may Diyos na nagpapatawad, may Diyos na nagbibigay ng second chances. At hindi lang second chances, many, many chances. At tutuparin ng Panginoon ang mga pangarap natin. My dear brothers and sisters, dito ko na po tatapusin ang aking pagiging testigo ng Panginoon. Nawa sa gabing ito, kayo po ay na-inspire sa buhay na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. At sama-sama po tayo patungo sa ating Panginoon. Praise the Lord. Glory to God.